Alright mga boss, sa kakatapos na laban po ng ating pambansang kamauna si Manny Pacman Pacquiao, marami pong nabahala mga boss ng mga boxing fan, kahit Pacquiao fan mga boss, at maski ako mga boss no. Actually, maganda naman yung pinakita ni Manny Pacman Pacquiao, andun pa rin yung bilis, yung kanyang hand speed mga boss, yung kanyang footwork andun pa rin. And talagang yung mga angles mga boss andun pa rin eh, yung mga pasungkit na mga suntok, yung mga head movement, boom! Eh talagang nakakatama si Pacquiao guys. Mga combination pa. Nakakabilib, 'di ba? Sa isang 45 years old, inagagawa pa rin niya yung mga ganung galawan mga boss. Na mahirap na talagang gawin 'yan. Kahit nga yung ibang mga bata pa sa kanya eh, hindi kayang gawin, ha? Real talk lang mga boss. Yung galaw ni Pacquiao ngayon. The problem is babalik siya ng pro mga boss. And natatamaan siya ng mga solid shots ni Rukia Anpo na isang champion sa kickboxing or MMA, 'di ba? Ngayon ang tanong ng karamihan, kaya ba ni Manny Pacquiao ang labanan o manalo sa WBC champion na si Mario Barrios mga boss? Na tinalo yung last na tumalo sa kanya ni Manny Pacquiao sa pro na si Yordanis Ugas nung time na nabugbog, ha? Masakit mang isipin o sabihin mga boss, medyo nga nasaktan talaga si Pacquiao sa laban kay Ugas. Pero at least hindi siya na knockout, 'di ba? Na knockdown. So, ang tanong ng karamihan, paano kaya kung si Mario Barrios yung makatama kay Manny Pacquiao? Kasi, mas malakas pa to. Diba, mas solid and professional boxer talaga mga boss. Si Rukia Anpo is not a professional boxer mga boss, no? Kickboxer, MMA fighter, champion. Iba yung boxing mga boss talaga. Lalo na pag professional boxer yung lumaban mga boss, no? At saka world champion pa. Pero I'm sure guys, gagawa naman siguro si Manny Pacquiao ng hard training, paghahandaan niya, 'di ba, yung kanyang katawan, ipapalik niya siguro ng palakasin yung kanyang talagang solid na pag dumating siya na pagtungtong ng ring, talagang hindi siya mapapatalo. May chance talaga. Actually, may chance naman talaga si Pacquiao mga boss kasi yung galaw niya napaka nakakamangha mga boss sa edad na 45 years old nga niya. Andun pa rin talaga yung lightning fast ni Manny Pacquiao mga boss na galaw. Bam 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 bam. Iba eh. Isa sa nga ibang boksingero nakakabilib mga boss, kahit yung mga batang boksingero I'm sure nabibilib kay Pacquiao. The problem lang mga boss andun pa ba yung durability ni Pacquiao? Yung kanyang kakayahan na tumanggap ng solid na mga suntok. Kasi nung napanood ko kahapon mga boss, nung natatamaan siya ni Rukia Anpo nung hapon mga boss, na napakatangka, napakalaki sa kanya, talagang medyo nasasaktan si Pacquiao guys. At least hindi naman siya nag-rugi, no? Namula yung kanyang mukha ng konti. Real talk lang mga boss ha. Pero yun nga, nababahala tayo bilang isang Manny Pacquiao fan, diba, boxing fan, medyo nababahala tayo sa ating pambansang kamao mga boss. Kasi actually, wala naman sigurong mawawala kay Pacquiao dito mga boss. Kasi wala namang nakapantay sa kanyang legacy mga boss, sa kanyang achievement sa boxing mga boss. 8 division world champion, diba, mga tinalo niya, diba, may pangalan, mga world champion, De La Hoya, diba, Cotto, Bradley, Marquez, Barrera, and Morales, 'di ba? Grabe yung mga tinalo ni Pacquiao na kilala talaga. Pero yun nga, maybe iba bukod sa pera. Talagang pera talaga, isa talaga yung rason dito mga boss. Syempre na isang boksingero, pera talaga. Pero yun nga, umakyat si Ryan Garcia after the fight ni Pacquiao at Rukia Anpo mga boss. Sinabi ni Ryan Garcia kaya niya daw i-knockout si Rukia Anpo kung sila yung naglaban sa exhibition fight. And maybe, usap-usapan ng iba guys, nag-face off si Ryan Garcia at si Manny Pacquiao. Pagkaplano ni Ryan Garcia ang mag-exhibition fight kay Manny Pacquiao, which is malaki talaga yung kikitain ni Pacquiao dito mga boss. Kasi sikat si Pacquiao and sikat din si Ryan Garcia sa millennials and Gen Z mga boss, no? So kilala si Ryan Garcia, kasama nila Jake Paul, di ba, mga magkaibigan dalawang yan eh. So real talk, kikita talaga si Pacquiao dito pag naglaban sila guys, exhibition. Pero yung goal nga ni Manny Pacquiao dito mga boss is bumalik nga sa professional boxing at labanan yung champion o kampyon na si Mario freaking Barrios mga boss, na talagang matangka din sing tangkad ni Rukia Anpo. Pero yun nga ang mahirap dito mga boss, a professional boxer, magaling lumaban to mga boss. Dati rin tong kampyon sa mababang division, tinalo nga lang ni Tank Davis to mga boss, no? Pero sa mababa, lightweight, di ba? Ngayon, paano kung si Mario Barrios yung makatama kay Pacquiao, guys? Boom, boom, boom! Di ba, nag-aalala yung ibang mga boxing fan na baka manakout si Pacquiao.
baka masaktan yung ating pambansang kamao na dapat, wala naman siyang dapat patunayan pa. Diba? Andun na lahat kay Pacquiao, mga boss. Siguro guys, pananaw ko lang dito mga boss, no? My own personal opinion. Baka balak ni Manny Pacman Pacquiao, pinakamatandang welterweight champion guys sa kasaysayan ng boxing. Maybe. Or, balak niyang maging unified welterweight champion. Or, ito pa mga boss, baka balak niya talagang maging undisputed sa welterweight division mga boss. At labanan yung ibang mga malalakas mga boss, like Jaron Boots Ennis, na usap-usapan, na iniiwasan nung mandatory to ni Terence Bud Crawford kasi napakalakas at napakagaling din ito guys ng mga galawan. Boxer puncher tong si Jaron Boots Ennis na mahirap talagang patamaan din. So, kung babalik si Pacquiao guys, isa yan sa medyo delikado si Pacquiao. Barrios, delikado siya. Mas delikado guys si Jaron Boots Ennis kasi yung galawan nito ala Floyd Mayweather mga boss. Yung tumalo kay Pacquiao ng points. Pero yun nga, walang imposible guys kay Pacquiao. Alam naman natin guys, wala naman bisyo si Pacquiao, di ba? And baka paghandaan ni Pacquiao to, mag-training siya ng puspusan dito, palakasin niya yung kanyang katawan, yung kanyang stamina. Kasi andun pa rin yung bilis, yung galawan talaga ni Pacquiao, yung combination. Ang ikinababahala lang natin, di ba, na baka masaktan si Pacquiao guys sa mga suntok, eh mabigat na yan eh. At saka mga world champion sa boxing yan eh. And matagal na si Pacquiao hindi lumaban sa pro, di ba? 3 taon na kung hindi ako nagkakamali. Or maybe kung hindi pa siya lumaban ngayon mag-tune a fight, di ba, baka matagalan na naman si Pacquiao guys. What do you think guys? Comment down below. Kaya pa ba ni Pacquiao bumalik sa pro sa pinakita niyang performance kay Rukia Anpo kahapon? Or sana wag na? Or baka yung iba nagsasabi dyan na kaya pa, di ba? Kasi Manny Pacquiao yan. Actually, mayroon naman talagang chance si Pacquiao mga boss. Kasi mas mabilis pa si Pacquiao kay Mario Barrios. Ang tanong lang, andun pa ba yung durability, yung kakayahan ni Pacquiao na tumanggap ng suntok sa professional boxer mga boss? Comment down below what do you think guys. Pero bago tayo matapos mga boss, no, gusto lang natin congratulate yung ating kababayan na si Pedro Taduran mga boss. Panalo siya ng IBF strawweight o minimum weight guys. Tinalo niya yung undefeated, yung champion sa IBF, the new IBF minimum weight world champion, Pedro Taduran. Wow, congratulations. Napaganda ng galawan ni Pedro Taduran mga boss, no. Dalawa na sila ngayon champion kasama si Melvin Jerusalem mga boss, no. Wow, grabe,